Kausap ko ulit dito ang mga leaders mula sa pastors, coordinators, ministry heads, Bible study leaders. Sabi niya dito, I make it my slave so that I will not be disqualified. Mga leader, niyakap mo na yan eh. Inanggap mo na yung panawagan eh. Magseryoso ka na. Nakakalungkot po at hindi po ako mangingin sabihin. Sa Facebook ko po, kuminsan-minsan, may magme-message sa akin yung pastor ko sa Pilipinas, magme-message sa akin yung bastos. Link sa bastos na website. Minsan may madudulas na pastor, nakakalungkot, nakapag-screen capture ng sexy, na ipost pa sa stories. Sabi ko, Lord, ano ba nangyayari? Mga pastor at mga tagapagturo, niyakap na natin itong tawag na ito eh. Magseryoso na tayo. Talagang ganit po ba sa akin yung mga nangangaraw ng pastor at magiging pastor at pastor ng Japan? Niyakap na natin ito eh. Seryosohin na natin. Huwag po tayong gagawa ng mga aksyon, mga gawi na kung saan itatitisod ng ating simbahan. Mga pastor, pinakausap ko po kayo. Mahal naman yung miyembro nyo, pero ang lakas, pag nag-aaway nyo ng asawa nyo, parang hindi kayo malaman pala ngayon. Mga pastor, tagapagturo leader ng church, ang hinahon nyo, pagkausap nyo yung mga kapatid, pero pagkausap nyo yung mga anak nyo, parang kayo talaga. Mga pastor, tagapagturo leader ng church, let's make our bodies our slave. Pasunodin natin yung katawan natin. Para hindi po tayo ma-disqualify. Tapusin na natin ang mga palipalita ng mga church na nasira dahil ang mga pastor bumagsak sa kasalanan. Tapusin na natin ang mga kwento ng mga pastor na wala dahil nag-away-away mga pastor. Awawa mga membro. Tapusin na po natin ang pagpapagaling ng pagsisikatan, paghahanapan ng butas, mga leader, mga pastor, mga ministry head, mga pag-mustang leader. Tapusin na po natin yan. Itaguyin po natin ang ating simbahan. Itaguyin po natin ang ating iglesia. At hindi po tayo mag-disqualify. Dahil totoo po, babagsak tayo. Pero kung yayakapin natin ang tawag ng Diyos, kaya po natin yan, magagawa po ng Panginoon yan sa buhay natin. Amen po ba? Parapan po natin ang Panginoon. Today is the 9th anniversary of Jesus Christ Christian Church. Formerly known Jesus Christ Christian Church. And now it's called Jesus Cares Christian Church. Tayo po natin ang ating pong teksto sa Zephaniah 1:14-18. Okay, sabi po. The great day of the Lord is near. Na-highlight ko na po. 9th anniversary. Ito pong binigay ng teksto sa akin ng inyong pong mga tagapamuna. Near and coming quickly. The cry of the day of the Lord is bitter. The mighty warrior shouts his battle cry. That day will be a day of wrath, a day of distress and anguish, a day of trouble and ruin, a day of darkness and gloom, a day of clouds and blackness, a day of trumpet and battle cry against the fortified cities and against the corner towers. I will bring such distress on all the people that they will grope about like those who are blind, because they have sinned against the Lord. Their blood will be poured out like dust, and their entrails like dung. Neither their silver nor their gold will be able to save them on the day of the Lord's wrath. In the fire of his jealousy, the whole earth will be consumed, for he will make a sudden end of all who live on earth. May galing po yata yung pastor niyo sa inyo. The great day of the Lord talks about an impending judgment. Pero po, meron pong natural disasters, may kira, may kamatayan, may mga nakakatakot na pangyayari. Terrible things will happen on the great day of the Lord. I don't know if your pastor loves you enough to say these things to you, but this is an impending warning. And I would like to share a word of God or the word of God through these verses in the book of Zephaniah. Sino po dito nakabasa na ng book of Zephaniah? Wala ba po? Nakapanood po ng attorney mo? Nakapanood ng Squid Game? Oo, may po. Ayaw niyo umamin ha. Pag sa Netflix, malakas po kayo. Pag sa Book of the Word of God, wala po. Today, gusto ko pong share sa inyo ang title na pinamagatang
how to overcome complacency and stagnation in the church. Now, the great day of the Lord now, Zephaniah 1, palit lang kung sister. Zephaniah 1, verse 14. Sa si Zephaniah po, yung propeta po na ito, ay isang propeta po noong around 600 BC, 600 years before the coming of Jesus Christ on earth. Siya po ay propeta, he hailed from Jerusalem. Okay? At siya po ay tinawag ng Panginoon sa kapanahon na kung saan ang hari po na nagre-reign po nung time na yon is King Josiah. King Josiah is one of the younger descendants of David, mga batang hari po ito. Pero sila po yung mga nakadiscovery ng scriptures na tinago ng mga masasamang hari na nauna sa kanya. At pagkatapos po noon, ang nadiscovery niya yung scriptures, nagbigay po siya ng matinding reforma, pagbabago sa bayan ng Jerusalem. And yet during this time, si Zephaniah po ay nangangaral na darating na ang Panginoon. The great day of the Lord is coming. It's very near. It's coming at your doorsteps. Malapit na. The great day of the Lord is a warning against the sinning people of Jerusalem at hindi lang yun. Pati yung mga kapitbahay. Sa atin po, huwag na po dating mahirapan ng ating mga loob. We're not talking about here yung end of days. Hindi po tayo mahilig sa mga ganyan-ganyan mga kwento na parang yung darating na ang Panginoon at magdidilim ang langit. Hindi po yan ang hapon natin. The great day of the Lord talks about an impending warning na pag hindi po sila nagbago, unless they change their ways, God will really come and do all these things promised, mga kaparusahan para sa mga nagkakasala. Sa atin po, pansinin na lamang po natin, hindi naman po natin kailangan pang antayin yan dahil wala naman pong may control sa buhay ng tao. I know people po na kasama ko lang last year, kasama sa gawain, pero this year wala na po siya. Nasa Panginoon na po siya. Tayo po, hindi natin alam, natutulog lamang po tayo, hoping na magpasok tayo pinagbukasan, yet, maaaring hindi lang po tayo magigising. Hindi po natin iniisip na kung sa kasakali, ngayon kasama natin sa gawain, baka pagkalipas ng isang taon, ay magkakaroon po siya ng karamdaman. After a year, you will encounter some sickness na maaaring hindi na natin sila makakasama. Huwag na rin natin pahirapan ang loob natin, especially here in Saudi Arabia. Ang stay po natin dito is based on contract. 1 year today, kasama natin for next year, tapos na po ang kontrata, end of contract. There is really an end to everything. Hindi habang buhay magkakasama po tayo. That is why it is very important for the church to realize na ang great day of the Lord should be realized even now. Huwag na natin antayin. Huwag na po natin antayin dumating yung oras na wala na po tayong magagawa para makapagsisi at makapagbago. Ang ating mensahe ngayon ay mahahati sa apat na bahagi. Complacency and stagnation. Judgment to the nation. Restoration and conclusion. Sabi ng isang kapatid, uy, tatlong points lang, tapos conclusion na. May siglang, baka makain na agad kami, mag-alas 12 na. Complacency and stagnation. Basahin po natin yung saan ang galing na nagkaroon po ng tinatawag attitude na hindi kalugod-lugod ang mga Jerusalem. At ito po yung pinarusahan o kinalulungkot o pinagagalit ng Panginoon. I will read it from Zephaniah 1:12-13. At that time, I will search Jerusalem with lamps and punish those who are complacent, who are like wine left on its dregs. Who think the Lord will do nothing, either good or bad. Their wealth will be plundered, their houses demolished. Though they build houses, they will not live in them. Though they plant vineyards, they will not drink in their wine. So at that time, I will search Jerusalem. Gusto ko pong ma-realize natin mga kapatid, pag sinabi po natin na nakakarinig po tayo ng mausap na magbago po tayo, pagsisisihan po natin, huwag natin ikakapira na, eh bakit si sister? Hindi nga mga ate, bakit si brother? Balita ko, may asawa sa Pilipinas, tapos meron itong pinigay. Hindi na natin kailangan tumingin sa labas. Tingnan lang po namin ang ating mga sarili. Ang pangungusap ng Panginoon, pag meron pong nangangaral sa ating harapan, huwag po natin isipin na sila po ay, ang mga pangaral na ito ay para sa ibang tao. Ito po ay para sa atin. Kaya, malugod niyo po sanang tanggapin ang mensahe na ito. I-share ko dahil number one, hindi ko po kayo kilala. I don't know you. I don't have any strings attached in what I will share. I have no vested interest. Maaari, paglabas natin, baka magkatunduan tayo sa IKEA, pero hindi pa rin natin alala, nasa church kanina yun. No?
I have no vested interest in whatever you will hear in the preachings. At pangangaral sa pulpito, tanggapin po ninyo na ito ay pangusap ng Diyos. You may not realize that God is speaking to you through the pulpit. God is speaking to you through the word. It starts in the house of God, sabi sa 1 Peter, for it is the time for judgment to begin in God's household. Ang unang pinabago ng Diyos ay hindi nasa labas. Walang pakialam ang Diyos. Ika nga, gamitin natin yung word, walang pakialam ang Diyos at the movement sa mga nasa labas. Ang gusto niyang ayusin ay yung mga nasa loob na. Minsan pasasabi ng mga ibang Kristiyano, ayoko na pumumatay ko yung time eh. Kasi dami ko pang dapat ayusin sa sarili. Narinig niya na ba sarili niya yung magsalita na ganyan? I don't want to attend anymore because I've got to fix a lot of things in my life. I just need to settle this, settle that. Marami pa mga bagay na pangit sa akin. But no! Dapat mong ma-realize na sa loob ng iglesia, dito ang pag-ayos ng Panginoon. Habang kasama mo, kapwa mo mananampalataya, sila yung tutulong sa iyo para makabot mo yung pagbabago ng inahanap mo. Yes, sometimes naramdaman mo parang mabait ako pag nasa church, pero pag nasa labas, hindi na ako ganun kabait. Ganun talaga eh. Nasa piling ka ng mga godly people, ng mga taong nagsisikap magpatuloy sa Panginoon. At ito yung tutulong sa iyo para ikaw ay makapagbago. Pero mahihiya kapatid na sabihin na dadalo ko kahit may mga kahinaan ako. I will still attend even though there's a lot of things to be fixed in my life. Yes! Umatin ka dahil yun yung panahon para makakonekta ang Diyos sa buhay mo. Sunod, sabi dito, at that time I will search Jerusalem with lamps. Sabi dito, ang Diyos daw pupunta daw sa Jerusalem, gagamit siya ng mga lampara. These lamps, God needed light kasi nagdilim ang buhay ng mga tao. The Bible says, you are the light of the world. At ang Jerusalem nung time na yon nagdilim na. Walang liwanag. Wala po tayong makitang tinatawag na pag-asa. Walang matinong tao. Walang sumusunod sa Diyos. Kaya gagamitan ng Diyos ng lamp. And when God searched Jerusalem with lamps, He's searching them through the word of God. Down mo. Sabi nito, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Diyos, gusto niya po tayong baguhin hindi sa mga panibagong mga tinatawag natin ng mga psychological style or mga gusto niya tayong bumait, magkaroon tayo ng mga bagong ethics. Gusto niya maging nice people tayo. Uy, mula na naging Christian yan, bumait na yan. Pero pag nakatalikod dyan, ako, lumalabas ang pangit. Hindi ganoon. Ang gusto ng Diyos, mabago tayo in and out and through the word of God. Kailangan po tayong mga mananampalataya, ang ating pagpakilos at pagbabago ay nagmumula sa salita ng Diyos. Tuloy po natin. Sabi dito, at that time, I will search Jerusalem with lamps and punish those who are complacent. Ito na po yun. This is the gist of the message. Pinarap ko po yung word na complacent sa iba-ibang version kasi ang binasa ko po ay New International Version. Sabi po sa NLT, National New Life Translation, complacent in their sins. Sa NASB, New American Standard Bible, stagnant in spirit. Tapos sa King James, settled in their knees. Sa contemporary English, sitting unworried. Tapos sa Good News Translation, self-satisfied and confident. Sabi ko, Lord, ano ba ibig sabihin ng complacent dito? Galit na galit ka sa bayan ng Jerusalem. Bakit ka galit sa Jerusalem? Paparusahan mo sila ng digmaan. Paparusahan mo sila ng natural disaster. Bakit po nandun yung ngit-ngit at pot mo sa bayan ng Jerusalem? Ano po kaya ibig sabihin ito? They are unconcerned with God and with fellow men. I want to go straight into the heart of the message. Nandito po tayo, nakakadalo po tayo, magaganda po ang mga suot natin. In fact, talagang kung OOTD po ang nakikipak po sa oras na ito, outfit of the day po talaga. At nakikita ko po na tayo po'y masasaya, malalakas, malulusog. I can see everybody happy, satisfied, confident. But the question is, do you still have concern for God and for fellow men? I want to share to you at one point in our life. Ayaw pinag-uusapan ng asawa mo ito eh, kasi nga she feels na unnecessary. Pero I always want to use this story to praise God. Noong nagsama po kami ng asawa ko, kami po ay nakatira sa Tondo, sa Bangkosay. Kung kayo po ay taga Tondo, alam niyo po kung ano yung Bangkosay. Lugar po yan ng mga asyo sa loka at mga matitikit, matatapang ano. Christian na po kami mga asawa, pero mahilita po ang sweldo ko dahil ako po ay breadwinner sa pamilya ko, breadwinner din ako sa mother side ko.
At alam niyo po, gustong-gusto po namin magkaroon ng Bible study. Gustong-gusto ko po na magkaroon po kami ng gawain sa bahay, magkunta po ng Bible study sa bahay. I want my house to be a house that is open to the work of the Lord. Kaso di namin kaya, brother. Eh, hindi kami makapagpamerienda ng Skyflakes. Hindi kami makapagpamerienda man ng Wintang. Kasi maliit ang sweldo ko eh. Pero alam niyo po ba, ang Diyos mo pala, pag meron kang concern ano, sa kapwa mo, pag meron kang concern sa gawain ng Diyos, bibigyan ka niya ng kakayahan, it's only a matter of time. At alam niyo po, nung niloob ng Panginoon na makapunta po sa Saudi Arabia dito, at nadala po ang aking asawa, ang unang Bible study po namin ay sa may Malas, sa may harap ng Jarir. Meron po itong building ng mga taga-Riyad Bank. At yung mga taga-Riyad Bank po doon, ang floor nila, fourth floor, punti si Macy sa bunso ko. May dala po siyang nilutong ulam. Ako may dala akong kanin. At hawak-hawak po yung aming panganay na semay. Ganito pa lang siya kalaki. Maakit kami sa fourth floor. Every week, nagtuturo po ako ng Bible study. Sa kagalaan ko pong magturo, I don't care kung nalalagasan ako. Na isasama sa budget. Every week, isasama mo sa budget yung pagpakain mo sa Bible study. At hindi po kami nagsawa mag-asawa. Tuloy. Nagkaiwalay na rin po ng linda sa mga kapatid, kahit may mga kanya-kanya na limata ng trabaho. Yung isa po, nung napunta siya sa Oman, ngayon po, pastor na po siya. Yung isang mag-asawa po, pastor na po yung babae, at dito na po yung lalaki. At pagkatapos po nun, nasundan pa, at nakilala ko sila Minyo, sila Arman, at marami pang iba. At nakita ko po, na pag meron kang concern sa kapwa mo, God will increase yung iyong tinatanggilin. Money is not evil. What is evil? The love of money is evil. Gusto ng Diyos kumulang dahil God wants us to prosper. God wants us to increase. Why? Because God wants us to reach more people. In fact, money and riches is only a megaphone. Paglikas ka pong mabuti at mapagkawang gawa, yung iyong riches ay extension lang ng pagiging mapagkawang gawa mo. Pero kung kahit po ikaw ay tinatawag na maalwan ng buhay, kung likas sa iyo na ikaw ay tikom at hindi ka mapagbigay, gagamitin mo lamang po yung iyong tinatawag na kaluwagan sa buhay para manigil ng tao. O magbibigay ka pero mayroong sumbat. Magbibigay ka, tutulong ka pero mayroong nakapalit. Pero kung tunay na likas sa puso mo, na ikaw po ay tumulong sa kapwa, ang money po ay is just a megaphone. It just amplifies your goodness. Naintindihan po ba natin? The sickness of these people is that they are unconcerned with their fellow men. Tuloy po natin. Sabi pa nga dito, isa pong reason bakit po dinunaw ng Diyos ang bayan ng Gomora. May mga conspiracy theory na nagsasabi na kaya daw dinunaw ang Sodom at Gomora is because maraming bakla, maraming tomboy. Panahonan natin parang ganyan, kaya kung namin tayo tulad ng Sodom at Gomorrah. But the Bible says in Ezekiel, ang tunay at unang-unang kasalanan ng mga tao sa Sodom at Gomorrah ito. Now, this was the sin of your sister Sodom. She and her daughters were, ano po? Arrogant. Arrogante, entitled, mga harems. No? Sila po yung tinatawag ng mga walang pakialam sa kapwa. Mahilig silang magtaas ng kanilang sarili. They're overfed. Hindi ko alam kung ibig sabihin ito matatawa, ha? Excuse me, kung yung pumuisari ko, ha? Overfed at unconcerned. Wala silang pakialam sa kanilang kapwa. They did not help the poor and the needy. At ito pa yung matasunod doon, they were haughty. Pag sinabi ng haughty, lagi daw pong mga taas, maere. At doon pa lang yung pwede nakahuli. Doon pa lang binanggit yung mga karumaldumang nilang kasalanan. Ang unang kasalanan po ng Sodom ay yung kanilang unconcerned with God. With the people around them. Wala silang pakialam. Kayo po, pansinin po natin ang ating mga sarili. Marami po tayo nakikilala. In fact, pag alam po, meron po kayong mga ibang kaibigan. Bakit hindi niyo po sila kasama ngayon? Meron po kayong mga kasama sa bahay. Bakit hindi niyo po sila kasama ngayon? Are you concerned with them? Kailan po ba yung gusto na iiyak pag presyo yung worship? Paano yun, iba? Hindi niyo po gusto nila yung maranasan din nila yung presyo ni God. Kailan po ba yung gusto niyo na nakaranasan yung kapatawaran ng Diyos? Kailan po ba yung nagnanais na makaranas na malapit yung presensya ng Diyos? Hindi niyo pa gusto ibahagi ito sa inyong kapwa.
That is why we need to reach out to people. We need to be concerned with our phenomenon. Ito po yung unang sign na sila po ay complacent and stagnant. Sunod, ang sabi po dito, at the time, I will search Jerusalem with lamps and punish those who are complacent, who are like wine left on its dregs. Ano ba yung wine left in its dregs? Ito po isang metaphor tungkol sa mga wine noong unang panahon. Ang wine is made up of grapes, etc. At ito po yung nilalagay sa barrels. At pag yung mga natitira na wine at hindi na inom, hindi na yung nagagalaw, nakastay na yun ng matagal dyan. Sabi ng Biblia, ito daw ng mga wine na to ay hindi na nagagamit. Lumubog na yung dumi at mga latak na. These complacent people in Jerusalem are unused by the Lord. Ito mga complacent na mga tao sa Jerusalem na ito, hindi sila nagpapagamit sa Diyos. Sino pa ba ang gagamitin na aawin? Kundi yung mahilig mag-video open. Sino pa ba yung gagamitin ng Diyos na magturo? Hindi yung medyo magaling magturo. Nagre-reklamo na makabang ang luto ni Kuya, pero siya magaling magluto, ba't hindi siya mag-volunteer? Alam mo pala, ang lasa ng masarap na pagluto, edi ipialay mo yung kakayahan mo. Alam mo yung tono ng asintonado. Ibig sabihin, alam mo kung paano kumanta. Edi kumanta ka para sa Panginoon. Instead of leaving yourself sitting at nakakalungkot pagdating ng araw pag tumating tayo sa langit, lahat po ng ibang tao binigyan ng korona ng pagpapastor, korona ng worship team, korona ng musician, korona ng Bible study. Ang bibigay sa'yo yung korona, sa puwit ilalagay. Kasi lagi kang nakaupo. Hindi ka nagpapagamit sa Panginoon. Gamitin po namin ang ating buhay. Ito po yung isang reason why God was angry at Jerusalem. They are unused. May talon, ang tagal ng tumatalo. Pioneer ng JCCC. Hindi na nagamit sa gawain. I don't want to say what a shame. I want to say what a waste. Sayang. Sayang. Mayroon ka pa i-contribute para magamit sa gawain ng Panginoon. Sulit po. Sabi po dito, who think that the Lord will do nothing, either good or bad. Dito sa verse na ito, sa Isaiah 41, may mga tao daw na sinabi nila sa mga idol, sige, itong idol na to, itong Diyos-Diyosa na to, ayaw ay tinatawag natin na humula sa amin kung may mangyayari o may pangit na mangyayari sa buhay namin. Baga ito yung mga tao na para sa kanila, wala akong pakialam, no? Gagawin ko yung gusto ko, wala akong magagawa ang Diyos. Kahit pa umatay ako ng church, o dumalo ako ng church, at may mga tinatago ang kasalanan ito, sige, wala naman yan. Umatay lang kasi nakikasama ako kayo parat at sabi na sister yun. No? Kasi napilitan ako eh. Baga, kasama ko sa bahay, nadalo ko. These people do not believe that God knows. Ang ikatlong dahilan, ba't sila complacent at stagnant is because they don't believe na alam ng Diyos ang ginagawa nila. Tayo po ay linggo-linggo humaharap sa gawain ng Panginoon. Tayo po ay sumasamba. Tayo po ay nagpupuri, nakikinig ng salita ng Diyos. And I want to tell you the truth. God knows you. The moment umapa ka dito, papunta sa gawain, I want to tell you, God has something already in mind about you. Alam ng Diyos ang pinagkagagawa mo. You cannot hide before God. God knows you. You can hide with a magandang panlabas, masayang panlabas, malusog, but God knows you. These people do not believe that God will do anything, good or bad. Kaya they just go through the motions, part ng church, part ng gawain, pero I don't care, God will not do anything. Untouchable ako, hindi ako magagalaw ng Diyos. This is the problem with the Jerusalem people. Let's review the three reasons why God saw that these people are complacent. They are stagnant and they are complacent. Number one, they are concerned, unconcerned with God and with His fellow men. Number two, they are unused by the Lord. And number three, hindi sila naniniwala na alam ng Diyos ang nangyayari sa kanilang buhay. Let's try to focus these words. Kasi ang kwento na ito tungkol sa mga Jerusalem people. These are about the people of Jerusalem, maybe about 600 BC. I want to ask you, does this also reflect our life? 9 years na po tayo sa gawain. Does this reflect your day-to-day living?
Are we unconcerned about people around us? Ang mga magulang mo sa Pilipinas, mga kapatid mo, kamag-anak, sila ba yung pabahagian mo? Until now, are you being used by God? Or you're just still sitting? Or even right now, you hide the sins? Knowing na wala namang makakaalam eh. Ako lang naman to. Ako lang to. Let's try to see. And let's try to diagnose ourselves para mas magali nating malaman na kung tayo ay stagnant. Okay, let's try to diagnose ourselves. Itong tanong na to, tandahanin natin. Itanong natin to sa ating mga sarili. Kasali ako, siyempre. Are we unfruitful? May bunga ba ang buhay natin? If I am a Christian, ang bunga ko dapat ay isa pa? Okay? Nakukuha po ba natin? If I am a worship leader, dapat mayroon akong matrain na maging? If I am a Bible study leader, dapat magkaroon ako ng bunga ng mga magiging? But baseline is, if I am a Christian, I should produce another Christian. The problem here is in Matthew 13:22. The seed falling among the thorns, so nagturo si Jesus about the parable of the sower, refers to someone who hears the word, narinig ang tinig ng Diyos, pero, ang sabi dito, the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word and make it unfruitful. Maraming Christians sa panahon natin, they know the word of God, pero kinakain sila ng problema. Dinadaig po sila ng mga suliranin. In fact, hindi sila makapagpatuloy kasi ang question or mga question na kailangan mo kumita. Kailangan mo mag-overtime. Araw na ang gawain eh. Kaso, may overtime eh. They are overwhelmed. Hindi nila kayang sabihin sa sarili ng Rasti yung gawain, araw na gawain sa Panginoon yan. Ang Diyos ang bahala sa akin. They are overwhelmed by the deceitfulness of wealth. Akala nila yung pagkakapol sa kayamanan, pagkakapol sa magtaas na posisyon, pagkakapol sa pagkakaroon ng tinatawag na matanyag na buhay, ito yung tunay na buhay. And yet, pag sila po ay investigahan po natin ang buhay, it choked them. Therefore, hindi sila makapagbunga. Wala silang panahon para umakay ng tao. Wala silang panahon para magdala ng mga tao din sa buhay. They are unfruitful. Question ourselves. Tanungin ang ating sarili. Am I unfruitful? May bunga ba ako? Sa tinagal-tagal nating mananampalataya, meron po ba tayong bunga sa Panginoon? Is there someone whom we can say na this guy was in the Lord dahil sa akin? I remember, may isang kabataan, ang pangalan po niya ay si Edmar, no? At ang kasama niya ay si Timothy. Sila po ay nagkatrabaho ng mga IT. Sabi nga niya sa akin, dinikwento niya, ang sweldo niya ay 1.5, tapos tuwing harvest time, dinadaanan po nila sa mga Imam University, maraming teacher niya. Nagka-harvest sila. At pag panahon ng Ramadan, nakikikain sila. Kasi short ang sweldo eh. May isa doon, dahil kakatalan niya sa Ramadan, at pagpunta niya, parang nahikayat siya, si Edmar. Nahikayat siya at in fact, tumatay na siya ng mga lesson. May ilang linggo na siyang tumatalo. And that week coming, dadalo siya ng shahada. Alam mo po yung shahada? Yun yung sasabihin mo na, ang Diyos ay si Allah at ang nag-iisang propeta ay si Muhammad. No? Alam mo po yun, yung talaga magkukumit na siya, magmumuslim na siya ng week na yun. Prior to that week, ay nakanaimbita siya ng isa sa mga pinipiyes namin, umattend ng isang parang birthday party. At alam niyo po, sa panahon na yun, habang birthday party, nakipagkaibigan ako at sinabi ko, talo ka, may Bible study kami, puro kami bachelor sa bahay namin din natin ako. Nung week na yun. Pero nung week na yun, nag-i-struggle na ito ang puso nito kabataan ko si Edmar. Sabi niya, magmumuslim pa talaga ako. Ito na ba talaga yung totoo? Ito na ba talaga yung tama? Kaya, that week prior, bago siya mag-shahada, umatend ko na siya ng Bible study namin. At doon sa Bible study namin, tamang-tama at hindi ko talaga alam. What happened is he told me, Kuya Mike, during that week, I'm struggling in my heart. I'm asking, is this the real God that I should follow? I came from a Catholic background. When I came here, I saw a lot of Muslims. They look real. Is this real? He was struggling in his heart. But during that week, in fact, during the Bible study, he was talking about, I hope I don't get in trouble when saying this. I told him, even Muhammad
They say peace be upon him. Why? Because they don't know if Muhammad is in heaven. Nobody knows. In fact, they don't have assurance of salvation. But I'm telling to them, Jesus Christ died on the cross for our sins, so that even while on earth, if you believe, you will have eternal life. John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, whosoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. Kailan nangyari yun? Pag namatay? O nung araw na nagpalataya siya? Everlasting life started on the day that you believe the Lord. Alam niyo, sinabi ko yun at sinabi ko yung bahagi na yun ng mensahe. Sabi niya, marami akong tanong nung araw na yun, kuya, na nasagot. And in fact, yun yung araw na kung saan ako ay nagpatuloy na sa gawain. Nagkaiwa-iwalay na kami ng landas at siyempre dahil may mga kanya-kanyang trabaho. At siya po ngayon ay nasa STC na. Isa na po siyang consultant. At sabi niya, kuya, hindi ko mabanggit sa Israel po kasi sobrang laki na. Coming from 1,500 reals. Coming from a very low salary, just a small IT technician. Nangungumarang dates. Hindi ko sinabi na sinwerte siya, hindi ko sinabi na pinagpala siya, naging Christian siya. But when he followed the Lord, ang Diyos ang tumulong sa kanya at pinagpala ang buhay niya. Nararanasan din po ba natin yan? Palakpakan po natin ang Panginoon. At alam niyo po, ang ministry ng kapatid dito, siya po ay nagsishare sa mga pinsan. Tawasin po sa mga Islam, pinsan. Meron pong coffee shop, may mga tao doon, nakaupo. What he does is he goes to them, talk to them, like in a humanitarian form, he just asks them, are you sick? Are you sad? Is there anything I can pray about for you? Then the Muslim will say, why do you want to pray? He just says, I love people. Then after that, he will pray for them, they will get healed. Yun nga lang, hindi sila nagko-commit sa Panginoon, but they get healed. It's instantly. Ang ministry na kapatid niya to, because before, unting na siyang maging Islam, ngayon ang ministry niya, nag-street evangelism siya. Dito ha, sa tahanan niya. Baka makasalubong niya siya, may pinakausap siya ng mga Islam. Yun po yung ministry niya. It so happened because may taong nagtangka. Ginamit niya yung opportunity. Katulad dito, may mga party, may mga gawain. Huwag po kayo mahiyang makipagkaibigan. There's another guy na binibias ko namin. In fact, nalipad po siya sa kubar. Alam niyo kung ginagamit niya, paano siya mag-reach out? Sumasali siya sa liga ng basketball. At lahat na naging kaibigan niya, kuya at ate, inaayaw niya mag-Bible study. Basketball, ginagawa niyang daan para po makapag-Bible study. Ginagamit niya yung opportunity, hindi niya pinalalagpas. Sinasabi niya, attend tayo Bible study. Uy, mag-Bible study tayo. At yun po yung daan, kaya marami po siyang naaakay sa Panginoon. Listen, church! Hindi kailangan may evangelistic rally. Hindi kailangan may magaling na preacher. Hindi kailangan may mahusay ng mga tagapagsalita o may matatinding programa ay pinahin ng mga artista, sila Gary V, sila kung sino-sino mga Christian speakers. No! Ikaw mismo! Sabihin mo nga sa sarili mo, ako pwede akong gamitin. Thank you sa dalawa. Ulitin, ako pwede akong gamitin. Pwede po tayong gamitin in whatever way, basta ayahin po natin sila sa Panginoon. Ibahagi ang salita ng Diyos. At ito pong kapatid na ito, pagdating ng araw, siya po ay nagpapastor na rin po ng kanilang simbahan. Tuloy po natin, sabi po dito, sunod po, are we unfruitful? Are we distracted? Mark 4:18-19. Landahan ko po muna. Tanungin natin, in this world po, gusto kong sabihin sa inyo, talagang dapat ma-realize natin ito. The world is doing something against all people. In fact, on all Christians. Dinidistract niya po tayo from what's important. Sinasabi ko po ito kasi ako mismo sometimes, and in fact, madalas, distracted ako. Sometimes, naaagaw ang attention ko imbis ng oras na nakikipagkwentuhan ako sa anak ko. In fact, imbis na sa oras na nakikipag-usap ako sa anak ko, minsan nakayuko ako. Tinitingnan ko yung cellphone ko. Ang mga tinitingnan ko lang naman ay mga bagay na kung saan eh. Sabi ko nga sa anak ko, parang panandali ang kaligayahan mo. Ha? More video. Alam niyo po, ang social media is now being created to take your attention away. You are being distracted by the social media. Tinidesign po talaga ang social media to get your attention all your time to be staying in this mobile phone or in your computers. Naagaw po niya. You
are being distracted for what is most important. Bakit po nasabi nito? Compare nyo lang po yung oras po ng pag sa cellphone po ninyo versus sa oras po ng pagbabasa nyo ng Bible. This is an honest question. Gano'ng marami po ang oras ng pagbabasa po ninyo ng Bible? How long or how much time do you spend on reading the Word of God versus spending your time in social media? Honest question. How much time do you spend on social media or anything that is distracting to you versus prayer? Natanong niyo na po ba sa sarili niyo? Because this world is trying to distract us from what is important. Inaalis ng mundo na ito yung ating pong atensyon sa Diyos, atensyon sa kanyang salita. Sabi po dito, the desires for other things come. Yung kagustuhan mo para sa mga ibang bagay na hindi mahalaga, it comes and it chokes the word and makes us unfruitful. Are you distracted? Para malaman kung ikaw is stagnant Christian, are you unfruitful? Number two, are you distracted? Hindi mo ubos sa mga video na yan, mga kapatid. Pero yung oras mo, sa pamilya mo maubos. Hindi mo ubos yung mga video na yan. In fact, naka-record yan. Pero yung mga ng anak mo, nagbabago yan every year. I remember the face of my little child, Zoe. I remember the face of my child, M.Y. It's still etched in my mind. Pero as the years go by, lalo na ngayon, mga teenagers na sila, nagbabago na nga ang mga mukha nila. Pati ang amoy nila, nagbabago na. And I don't want to lose that moment. In fact, gusto kong i-share sa inyo, ang trabaho ko po ay sa Riyadh, pero ang bahay ko sa Kubat. Imagine niyo, from 2020, ako po ay nagka-travel back and forth every week. Dahil ang trabaho ko ay Riyadh, at umuwi po ako tuwing weekend sa pamilya ko. But then I realized, sabi ko, bakit po pinahihirapan ang loob ko? Bakit po pinahihirapan ang sarili ko na kung saan pwede naman ako lumipat ng Riyadh? No, pwede naman ako lumipat ng Riyadh. Well, of course, there is a lot of adjustment. Mahirap maglipat. Maraming iwan ng kaibigan. Ang ganda-ganda ng Kubat. Dinadalaw nyo nga kami doon eh. Pag holiday. Pero sabi ko, mas mahalaga sa akin na makasama ko ng mas matagal physically ang pamilya ko. Gusto ko pong tanihin kayo, especially sa mga may pamilya ngayon, how much do you spend time with your family? Are you distracted? Are you distracted? Tanihin po natin yan dahil ito po ang mga signs na tayo po ay hindi stagnant sa Panginoon. Sunod, sabi po dito, ikatlo, are you lukewarm? Sabi dito, I know your deeds, you are neither cold nor hot. I wish you were either or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I'm about to spit you out of my mouth. Ayaw lang just ng lukewarm. Gusto niya isuka ang mga ganitong klase ng Kristiyano. May sakit sa kamay, pinagaling ng Diyos, pero pag praise and worship, hindi maitaas. Pag manunood ng concert, sumihiyaw, sumasayaw, pero pag gawain ng Panginoon, ay titimik. Pag kumakanta yung K-pop, at saka yung mga Blackpink, at saka yung mga BTS, ay! Pero pag sa Panginoon, kimik, nahihiya. Pag alamawa sa maraming bagay sa mundo, handang mag-shopping ng mga ilang oras, naglalakad lang, pakikot-ikot, tingin dito, tingin dyan, pag gawain, tinatamat na, ayaw na. Ilang minuto lang naman ang gawain, ilang minuto lang naman ang praise and worship. Ganda-ganda nga ng tugtugan kanina, talagang nakaka-impress, nakaka-bless, na ang ating tugtugan ay talagang nararamdaman mo yung presensya ng Panginoon. Alam niyo po ba yung ibaba ng Diyos yung presensya niya, ipadama niya sa iyo, napakalaking bagay yan. Yan ang nagpapalago sa kanya, yung maramdaman niya yung presensya si God. Naramdam niya na ang Diyos ang lapit-lapit. Na pag inawitan niya ang Diyos, Lord, kahit kailan niya ganagulang sa akin, talagang bukal sa puso niya, ang Diyos, bibigyan kanya ng pakiramdam na sinasabi niya, oh anak, hindi talaga ako nagkukulang. Yan ang kailangan po natin, presensya ng Diyos. At dahil po dito, sabi dito, you are lukewarm. Hindi mo maramdaman kung siya'y mainit sa Panginoon o malamig sa Panginoon. Kasi nandun siya'y present siya, physically present. Pero hindi mo malaman kung nalalagay pa ito. O mainit sa Panginoon. Kasi hindi mo maramdaman yung kanyang buhay, yung kanyang kasiglaan. Hindi makita yung kanyang presensya, yung pag-engage niya sa gawain. We need people who are warm in the Lord, hot for the Lord, dahil hindi po kinilunugan ng Panginoon ang tao lukewarm. Ano na po tayo sa ikalawang bahagi? Judgment to the nation. So kanina, binanggit po natin tatlong dahilan para po makita na po sila ay complacent, uncaring,
Sila po ay unused by the Lord at higit sa lahat, sila po ay hindi naniniwala na nakikita ng Diyos ang kanilang ginagawa. Tingnan naman natin ano yung naging bunga ng kanilang pong mga gawain. Sabi dito, their wealth will be plundered, their houses demolished, though they build houses, they will not live in them. Though they plant vineyards, they will not drink the wine. Sabi dito, they have houses, mayroon sila mga puntal. And they have vineyards, mayroon silang pinagkakataan. Yet, mga bahay na hindi natitiran, o basan na hindi natitikman. Ano po kaya ibig sabihin nito in a metaphoric way? Ano po implement, ano po application nito sa ating buhay? Na ang Panginoon, kapag tayo po ay nagiging stagnant, hindi po tunay natin na-enjoy ang mga binibigay ng Diyos sa ating buhay. Kahit po ma-alwan ang buhay natin, and yet, wala po ang presensya ng Panginoon, wala po ang pagsama ng Panginoon, you are going through life on your own. Namumuhay ka lang ayon sa sarili mong lakas. Namumuhay ka lang ayon sa iyong katalinuhan. And tuloy po natin, sabi dito, nalilin lang ng kaaway ang mga taong stagnant. Akala nila okay lang sila. Akala nila it's pleasing to the Lord na basta tumalo ako, basta nandito ako. Pero dahil po dito, nawawalan pa naman sa isang ang pagiging malayo natin sa Diyos. Please, let's wake up and let's try to talk to ourselves. Lord, stagnant ba ako? Tanungin natin mga sarili natin, Lord, malamig po ba ako? Malagihay po ba ako? Am I stagnant in the Lord? Kasi kung ito po ang buhay po natin, darating po ang araw, we will find ourselves empty. Wala po talagang naabot ang ating mga buhay. Ang akala kasi natin ang tunay ng pagiging bless ay yung material, physical, yung nakikita, yung nararamdaman, na ilalagay sa bulsa, nalalagay sa bank account. No! Real blessedness are these. Jeremiah 17:7, blessed is the man who trusts in the Lord. Pag nananampalataya ka sa Diyos, blessed ka. Sa kamay ng nananampalataya sa Panginoon. Blessed ka na agad. Blessed are those who are pure in heart, for they will see God. Pag malinis ang puti, walang tinatagong kasalanan, lagi humingi ng tawad, makikita, madadama ang Diyos. Sabi po sa James 1:12, blessed is the man who remains steadfast under trial. Sino po may pagsubok dito? May pinagdadaanan, nasa kamay. Anybody here goes through trials? Pero ngayon dito kayo at nagpapatuloy kayo, you are already blessed. Dahil nagpapatuloy ka sa Panginoon sa kabila ng iyong mga trials. Blessed is he who finds wisdom, the one who gets understanding. Sino po dito so para may natutunan na? Nasa kamay. Okay, kung may natutunan na po kayo, bless na agad kayo. Kasi you found wisdom. You found understanding in the Word of God. At sunod po dito, blessed is the man whom you discipline, O Lord. Sino po dito pakiramdam niyo pinahihintulutan ng Diyos na tumakay sa pagsubok at sa form ng pagpapala, hindi pagpapala. Blessed ka na agad. Ito po ang blessed is start a picture of a blessed person. Hindi po yung bisitar, hindi po yung material, hindi po yung nilalagyan sa bulsa. Ang tunay na pinagpala ay ang taong may relasyon sa Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po siya. Sabi po ng Biblia, through Jesus Christ, sabi niya, the thief comes only to steal, kill, and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Kung ano po kayo natin ay parang tinatawag po natin na nararanasan, tumadaan lang po yung pagpapala, dumadaan lang po na parang pagpasok dito, lalabas dito. I remember a story ng isang recently narinig ko. Meron kami mga kakilalang family sa Riyadh na ngayon nabalitaan namin na nangyari sa kanila. Yung lalaki po, he's always excited kumita. Siyempre, pag umu-overtime pa ng 80 hours, grabe, multiply mo ito sa oras mo, sa mga hours po, parang nagdodobo yung sweldo mo. Meron po siyang mga kontra sa Pilipinas, dahil natutuwa siya kumita eh. Nakakatuwa naman talaga yung malaking pera mo lagi. Ano? Pero recently, nabalitaan namin, parang 1 year ago, nagkaroon po siya ng cancer. At alam niyo po, naobliga siya, he had to go home because he has cancer and he needs to get treatment in the Philippines. Alam niyo po, the sad fact is, lahat po ng pinamdam niya, pinagpupustos ka lang po para sa sakit niya. Imagine po yung oras at panahon na ginugol mo, pero pagdating ng oras, sisinginin din pala sa katawan mo. Kung minsan tanungin din po natin ang mga sarili natin eh, hanggang saan ba dapat, up to how much po ba? Kailangan po ba malaspag yung buong pagkatao natin?
At pagdating ng araw na mahina-mahina na tayo, tsaka na tayo umuwi sa Pilipinas, hanggang kailan ba kailangan nandito tayo sa sakli? Natanungan po ba natin yun? Hanggang kailan? Lumalaki na yung mga anak natin sa Pilipinas, hanggang kailan po tayo dito? Baka sa pag-uwi po natin, lahat ng mga pinagsikapan natin, hindi man lang natin na-enjoy. Ang masaklap doon, dahil nga sa katwiran mo na kailangan magtrabaho, 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 wala kang oras sa Diyos. At pag-uwi mo sa Pilipinas, nag-ipon ka at pinahin lang ng iyong sakit. Tapos ang malungkot doon, yung buong buhay mo, wala kang panahon sa Diyos. Pero kung rin ang Diyos may Jesus Christ Christian Church, dahil sa kabila na tayo po ay nagtatrabaho dito, naglalaan tayo ng araw, we block a day to serve the Lord. We block a weekend to be here. Imbis na nasa IKEA tayo, naghahanap ng mga sale. No, weekend na ngayon at patapos ng Puan, malamang makulakulan na ngayon ng mga mall and shopping. Dahil marami na pong sale. Pero nandiyan tayo, we allot a time for the Lord. Restoration. Kung nararamdaman po natin, na oo nga kuya, tumadaan ako sa rest sa parang stagnation. Dati malakas ako eh, kaso nagplato at ngayon parang pababa na. Wala na yung init ng prayer, wala na yung init ng praise and worship. Di na rin po ako nagpupuklat ng Bible, kuya. Kung yan po ang pinagdaraanan namin ngayon, kaya mga kapatid, gusto kong sabihin po sa inyo, itong mga susunod na verses, buksan po natin ang ating mga mata. Baka narinito po ang solusyon, at remedy, the cure for our stagnation. Let's go. Gather together, gather yourselves together, you shameful nation. Verse 3, seek the Lord, all you humble of the land, you who do what He commands. Seek righteousness, seek humility, perhaps you will be sheltered on the day of the Lord's anger. Sunod po. Sabi po dito, the first way para po tayo ma-restore, sabi, gather together yourselves. Redevote yourself to church fellowship. Kung ang pagtalo sa iyo, kapatid, ay isang option lang, mga part lang ng routine. Kung ang pagpunta sa iyo sa gawain ay dahil napilitan ka lang, gusto kong sabihin sa iyo, that's a sign of stagnation, kapatid. Pero I want you to open your eyes. Redevote yourself. Magdalo ka uli. Ibigay mo puso mo para sa pagdalo sa gawain ng Panginoon. Sabi dito, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to the breaking of bread and to prayer. Dinevote po nila. Ibinigay nila yung sarili nila. In fact, yung exact word, niyakap nila. In fact, mga kapatid, kung tunay kang pananampalataya, ang araw ng panumbahan, ang activity mo ang nag-a-adjust, hindi yung gawain. Halimbawa, inaya ka ng kaibigan mo. Ay, may party-party, gawain eh. Pwede mo bang sabihin, tsaka na tayo mag-gawain, bawin na lang tayo next week? Kung yan po ginagawa natin, baguhin po natin ang ating buhay. Let's really put ourselves to the church and to fellowship. Sabi dito, kung ang inyong gawain meron po nito, gusto ko kayo kanilin ha, ang church po ba na ito ay nagtuturo ng ayon sa turo ng mga apostol? Ang church po ba na ito ay meron pong fellowship? Pagkatapos po ng gawain eh, meron pong tinatawag na pagkasama-sama, pag-uusap-usap, at pagkakalagayan ng loob. Meron po ba tayong breaking of bread? Meron po nga may prayer. Therefore, this is the church. Dito ka nilagay ng Panginoon. Dito mo i-redevote ang sarili mo. This is your church. Sabi po sa Acts 2:1, sunod po. Sabi po dito, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all of the others. Listen to this. Pag tayo po ay wala sa church, basahin po natin ito ha, each member belongs to one another. Ako daw po, o si Kuya Ninyo po, ay bahagi nyo. At kayo naman po ay bahagi ng Kuya Ninyo. In other words, bilang isang katawan ni Kristo, bawat isa sa atin mahalaga. Imagine ninyo po, isang araw, umabsent yung mata niya. O isang araw, umabsent yung liver nyo. Absent, wala sa katawan nyo. Ganun din po ang gawain, pag wala po kayong kulang. Huwag pong sasabihin na pag wala ka, okay lang yan, tutuloy ang gawain. Hindi, it's not the same when you're not here. Sabi mo nga sa katabi mo, may pa, pag wala ka. Tapos sabi mo magbalik, ikaw din eh. O tapos magkabihan kayo sa may. Iba pag wala ka. Pag nandito ka na kumpleto yung gawain. Kaya pag wala ka kapatid, gusto kong sabihin sa'yo, may nga nawawala sa amin.
May blessing na nawawala sa amin kasi wala ka. Atin ka lagi, kapatid. May mga panahon na medyo parang boring yung preaching. Sana hindi kayo nabuburingan sa akin. May mga panahon na parang dry yung praise and worship. Pero dalawa pa rin. Huwag yun ang gamitin mong dahilan na ayoko na kumatid kasi parang nga nakakalang tayo gawa. Hindi. Tumalo ka para sa Panginoon. At malay mo dahil sa presensya mo, sumigla, sigla yung gawain. Imagine mo, one day nag-decide tayo, separately, hindi muna ako dadalog. Eh, nagkataon, sabay-sabay po tayo nag-desisyon. Sinong tao dito? Si Mr. Orlando lang. Di ba? Imagine po natin kung meron po tayong ganyang mindset na di muna ako dadalog. Imagine nyo lang po ah, imagine nyo lang po. Kaya gusto ko pong sabihin sa inyo, pag tumarami yung tukso at sinasabi ng laman mo, huwag muna tayong tumalo. Sabihin mo, I want. Kasi baka maisip ni ate, maisip ni kuya, walang tumalo mo. Okay po ba? Sunod. Sabi po dito, let us not give up meeting together as some are settled in the habit of doing, but encourage one another all the more as you see the day of the Lord approaching. We need to create an atmosphere of encouragement. Dapat po, sa totoo lang mga kapatid, tanungin din ang mga church leaders. Church leaders, ikaw niyo po ang mausap ko. Nakaka-encourage po ba ang gawain? Kasi ito po yung ano yung criteria eh. Kaya nila gusto nyo pa doon. Na-inkama sila. They bring out something. Paglabas nila ng gawain. Pag lumabas nila ng gawain, ibaon-baon silang malakas na salita ng Diyos na pwede rin magdala sa kanila sa buong susunod na linggo. Dumadaling silang lumaybay, bugbog sarado sa mga sigaw ng amo, sa dami ng toxic na trabaho, na parang away pa sila sa sayo ng misis niya. Gusto niya naman, pag umatid siya ng gawain, may courage naman siya. Church leaders, I'm telling you, make the place encouraging. Make an atmosphere of encouragement. Magkamustahan kayo, alamin niyo po ang kalalagayan ng bawat isa. Magpanalanginan po kayo. Ang mga church leader po, dapat laging may baong salita ng Diyos na magbibigay ng encouragement sa kapatid. Huwag lang itong mga parang klisik-klisik, kaya mo yan, patsubog lang yan. Mag-share ka naman ng Word of God. Kunti lang mo naman mga church leader, huwag lang yung mga simpleng klisik lang ang mabigay natin. Bigyan natin ng Word of God. Yung pinakwento ko nga po sa inyo, nag-reach out sa mga pinsan, alam niyo po paano siya mag-preach. Nag-preach siya ng verse, pero hindi niya na sinasabi kung saan verse ng gulo. Kasi naniniwala siya, the Word of God itself is powerful. Amen? So sabi dito, let's create an atmosphere of encouragement. Sunod po. Sunod po, we need to redevote ourselves to prayer and fasting. Ito, seryoso po ako. Meron po bang prayer meeting ang church nito? Kung wala po kayong prayer meeting, sa lang po ibig sabihin yan. And I'm not gonna judge. Pag prayerless ang church, prayerless ang leaders. Seryoso po ako. Pag prayerless ang church, prayerless ang leaders. Magsimula sa mga liderato, mula sa pastor, at mga coordinator, hanggang sa mga ministry, buhayin ang panalangin. Magsimulang manalangin personal, magsimula kung nawala mo na yung prayer life, magsimula ka ulit every morning 5 minutes, pag matulog 10 minutes, ito daw mo, at pagdating ng araw, magtulad ka, may isang oras na karapa ang panalangin mo. Kung totoong mananampalataya at tigil ka po, napakarami kong dapat ipag-pray. There are times in my life, pag nagpipray ko, sa dami lang dapat kong banggitin ang pangalan. Nanonotice ko, haba ko ng pera, haba ko ng pray. Yung misis ko nga, kalapit na kalapit ka, tulog na, tulog na. Ang dami ko pa kasing kailangan panggitin sa Diyos. Ang dami ko pa gusto sabihin sa Diyos. Dahil ang dami yung dapat ipanalangin. Kung tunay po tayo ang nagmamahal sa gawain, in fact, we need to pray each of our members by name. Ang hirap po talaga maging church leader, may hirap po talaga maging pastor, may hirap maging elder. Kasi bawat isa dyan, responsibilidad mo, dapat binabanggit mo sila sa panalangin. How do we come back to God in prayer? Here, return to me with all your heart. How? With fasting, weeping, and mourning. Mag-ayuno daw po tayo, dagdagan natin ang sangkap ng pag-aayuno. Maraming nagsasabi, Kuya, wala akong time para mag-fast. Kuya, hindi po convenient sa akin dahil umiinom ako ng gamot. Kuya, hindi po pwede ako mag-fast kasi laging masarap ang luto ni Mrs. Kuya, hindi ako makapag-fast dahil muna sa lahat.
una, mayroon po akong ano, talagang mga kasamahan, talagang ano, nakasama, kaya kumain. Pero we need to fast because utos yan ng Panginoon. Part of your returning to God is when you pray. Taasan mong level ng prayer mo, adequate fasting. At magpunod ka, hihingi mo ng pagsisisi ang iyong mga pagkukulam. Sunod po natin, paano ba tayo magpapas? Kaya kayo nga si Nehemiah, listen ha. You may say and you may think that this is very old-fashioned ha. Pero alam niyo ba, ang pagpapasting ay simple lang. There are several kinds of fasting. One yung tinatawag na full fast. As in, hindi ka iinom ng pagkain, ay iinom ka ng tubig, or kakain ka ng solid, no food, no liquid. Hindi po ito nirekomenda sa lahat. Ang mga gumawa lang nito, si Jesus at si Moses, at saka si Elijah. No? Pero huwag po natin itong gayahin, lalo na kung meron kayong medical condition. Pero meron tinatawag na partial fast. Hindi ka kakain ng solid, pero iinom ka ng liquid. Pwede kape o juice, pero walang solid. At ang clue sa fasting is this. Simple lang ang clue. Sa oras na kakain ka, alas 12 ng tanghali, imbis na kumain ka, 1 hour break, mag-pray ka na lang. Fasting na po yun. At ang sunod mo ng kain, yung sunod na meal mo. Or kung ano po, next day ka pa, kakain. You need to fast. Si Nehemiah po is chief cupbearer noong unang panahon. Chief cupbearer, ibig sabihin, ilang beses na kumain ng hari. Minimum tatlo, may merienda pa. Lagi siyang nasa kami ng hari. Nagtatrabaho siya, ibig sabihin, nagtatrabaho siya. Ang clue dito, ito yung operating word. For some days, I mourn. In other words, kung kaya ng convenient siya mag-fast, magpa-fast siya. Pag-aralan niyo po yung 7 days niyo, saan ko ba pwedeng ilagay yung fasting? Saan ko ba pwedeng ilagay yung araw na hindi ako kakain ng lunch, breakfast, at dinner? Anong araw po ito pwedeng ilagay? At sa oras na ako ay magdadas-kakain, hindi ka kakain, ako ay hindi kakain, ako ay hahalap ng isang lugar, na ako lang ang nakakita at ang Diyos, magdadasal ako. Fasting means a time you spend alone with God instead of indulging, giving your flesh time to eat. In other words, imbis na bigyan mo ng puwang ng lakan mo, ang bibigyan mo puwang ay ang spiritual. Kaya ikaw ay mananalangin. May nakuha po ba kayo sa fasting? May nakulog po ba tayo? Add fasting in your lifestyle. In this church, wake up leaders. If you don't have prayer meeting, kung ayaw po ninyo, magsimula sa inyo individually. Huwag kayong magsasabi, oh, sabi ni Kuya May, kung naroon daw tayo prayer meeting, next week, prayer meeting, hindi mo na. Ikaw muna, church leader, magsimula ka sa sarili mo. Tanihin mo ang sarili mo, am I prayerful already? Am I praying for my church? Am I praying for the members? And then when you have established this, saka ka magtawag ng prayer and fasting para ma-fulfill mo po ito. Sunod po. Pag tayo daw po ay mag-fasting, simple lang. Yung operating word dito is this kind. Nung time na tayo mga disipulo, hindi nila mapalaya si masamang espiritu eh. Sabi ni Jesus Christ sa King James Version, this kind does not come out only by prayer, but also with fasting. May mga bagay sa buhay natin na hindi maalis-alis, hindi mapagpapago, hindi ma-repair-repair, hindi ma-restore-restore. Baka kailangan ka ng ipag-ayun mo sa Panginoon. Gusto ko kayong tanungin, meron pa kayong pinagdadaan, isang bagay na hindi maalis, isang bagay na hindi maayos, isang bagay na hindi mangyari-yari. Maybe it's time for you to consider fasting about it. Ang fasting, mga kapatid, ay hindi po hunger strike. O Lord, dahil hindi ko makakain ng 3 araw, ibigay ko na hinihingi kong house and love. Hindi, ganun. Hindi po yan hunger strike. Ang prayer and fasting po is a time na kung saan iaalam mo yung oras ng pagkain mo, imbis na kumain ka, magdadasal ka na lang. At ituloy mo yung trabaho mo. Kung ikaw may trabaho, magtrabaho ka. Yun nga lang, hindi ka kakain. Kasi nung time na dapat kakain ka, nagdasal ka. Nakuha po ba natin? May napulog po ba tayo doon? Tuloy po. Sunod, restore or redevote yourself to Bible studies. When Paul was about to leave the people of Ephesians, aalis na siya kasi pupunta na siya ng Roma. Alam niyo, sabi niya sa mga tao sa Ephesians bago siya umalis, now I commit you to God. Nung si Pastor Luisito, nung umalis siya dito, malamang sinabi niya, I commit you to God. Pero hindi ito dapat natatapos. Dapat sabihin nyo rin, I commit you to God and to the word of His grace. Ang commitment to God, ibig sabihin nyo, ang Diyos ang bahala sa inyo. Pero pag sinabi, I commit you to the word of God, kayo may responsibility kayo sa salita ng Diyos. Walang Kristiyano na dapat malayo sa word of God. Dapat ang Kristiyano is known
to be having the Word of God next to him, reading, meditating, and studying the Word of God, I'd like to come up again to another question. Does this church have small groups of Bible study? Kung wala, gusto kong sabihin sa inyo, you're missing a lot. Hindi kayo lalago as an individual and as a corporate kung wala po ba yung small groups of Bible study. Gusto ko pong hamunin ang literato ng simbahan na ito. Ito po ang paraan ng Panginoon noon. Ito ang paraan ng mga apostol noon. Ito ang paraan ng mga church fathers noon. Kaya umabot ang ebanghelyo sa ating mga hentil. They were having small groups of Bible study, teaching one another with the Word of God. At sa ating pagkakay, ito mawawala. Sa panahon pa ba natin ito mag-disipate? Dapat po may Word of God Bible study week in and week out. Ang nakaka-challenge pa nga, ang mga first Christians, everyday ang Bible study nila. May mga preachings pa nga si Paul na sa sobrang haba, may mga tao nagkakalaglagan sa second floor. Sa sobrang haba, yung anak ko nga, dalawa nakatulog na. Tuloy po. Na. Ano nga nang pahiya ko na? Tuloy po natin. We need to commit ourselves to the Word of God. Pangalawa, pag tayo daw ay nagkakasama-sama, tingnan po namin dito ha, let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another. Dito po ba matiteach nyo po? This is one to many. Itong verse na po, hindi ito nag-a-apply sa setting na ito. Pero itong verse na po, saan ito mag-a-apply? Sa Bible study po ito mag-a-apply. Pwede kayo magturuan. Yung Bible ng buhay mo, masishare mo sa kapatid, may encourage sa yung Word of God, paano yung in-apply sa buhay mo, marinig mo, may encourage ka. The setting of this is only applicable on small groups. Hindi ito applicable sa ganitong one to many. Applicable ito sa many to many. Admonish one another with all wisdom. At pangalawa, bakit sinabi yung with all wisdom? Kasi maraming Kristiyano, yung Biblia ginagamit na pang misal. Kapatid, mayroon bang kasalanan ginagawa? Bibigyan ka ng Word of God. No, kahit hindi naman kayo turo, biruin mo, nakakabi mo lang sa upuan, kapatid. Nagtatayos ka ba? Masulat mo sa Bible na. Pero yung Bible, ginagamit na pambala sa kapatid, hindi naman kayo close. Close ba tayo? Unsolicited advice. Pero kung meron kayong small group, magkakilala kayo, kilala mo ang isa, ay nga ng isa, kalakasan ng isa. Pag ikaw nagbitaw ka ng salita ng Diyos, alam mong tumanggap na sinasabi mo yun kasi mahal mo siya. Magkakakilala ka sa kayo eh. Alam niya yung ikaw ng bituka ng bawat isa at alam niyo paano tulungan yung kapatid. Pero kung hindi tayo makakilala, pagpinitawa ko kayo ng salita ng Diyos, ma-offend kayo sa akin. Kasi hindi tayo makakilala. This verse is applicable to small group setting. Therefore, I'm asking the leadership of the church. Meron po ba tayong small groups? Buhayin po ninyo ang small group Bible study para sa susunod na taon ito. Sunod po. All scripture is God-breathed, useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Question ng mga leader, eh, kuya, wala kasi kami mga worker. Kuya, wala kasi kami worker na magtuturo. No? Nung si Pedro po ba, nagahangis po siya ng lambat, nangingista, magaling na po ba siya magturo? No, sabi sa kanya ni Jesus Christ, come, follow me. I will make you fishers of men. Ang responsibilidad natin ng mga umupo dyan, sumunod lang tayo sa Diyos. Ang gagawa ng trabaho para tayo maging tagapagturo ang Diyos. He will make us fishers of men. It's not our responsibility. Ang Diyos ang magbubold. Ang gusto lang ng Diyos sa atin. We come and follow Him. Pag hindi po tayo sumunod, hindi po tayo maging fishers of men. At tayo mga tagapagturo, mga leaders of the church, mayroon po tayong responsibilidad na umimbita, tumawag, at magsabi, magtuturo ako ng mga gustong maging Bible study leader, dumalo kayo. At kung may mga tao, hindi kailangan marami, pero usually maramihan yan, eh, pag unang invite, no, mga 20 umatin, pag tapos na yung module, dalawa na lang magagamit, nangyayari talaga yan. Pero ang mahalaga,
mayroon pong magka-come and follow at trabaho ng Diyos na gawin silang fishers of men. Paano sila turuan? Huwag niyo pong turuan ng mga namupulot sa internet. Huwag niyo pong tuturuan ng mga tuto ng iba. Mag-aral po kayo. Bumuo po kayo ng lesson. Ito pong lesson po na ito. Binuo ko po ito base sa binigay ng verse sa akin. Hindi po ako mas magaling sa inyo. Ano? Pero may mga tools ngayon sa internet. Gusto ko pong i-share. Mapinis lang po. Openbible.com. Halimbawa, naghahanap ka ng lista ng mga verses about repentance. Type nyo lang sa Google. Repentance, space, openbible.com. Open Bible. Walang ano, walang space. Ulitin ko, repentance, space, open Bible. Pag tunig po yun, unang lalabas, listahan mo yun ang lahat ng verse na pinag-uusapan ay tungkol sa repentance. Pag gusto mo naman pong pagkumparahin ng isang verse, halimbawa ito, ano sa ibang salin, type po, 2 Timothy 3.16, type nyo lang po, Bible Hub. Bible Hub. Okay, walang space yung Bible Hub. 2 Timothy 3.16, space, Bible Hub. Lalabas po agad dyan. Makikita nyo doon, may commentary, may Greek, may Hebrew, may Hebrew translation. Makapag-aral ka, alam nyo po, wala nang excuse ang Bible teacher ngayon. Para hindi siya makapagturo, there's no excuse. May Google na, may internet. Lahat po na pag-aaralan. Hindi mo kailangan mangopya ng preaching. Hindi mo kailangan dumangload ng preaching ng mga sikat na preacher. Mag-aral ka. Pag binigyan ka ng teksto, pag-aralan mo, gibayin mo, pasahin mo pa forward, pasahin mo pa atras. Pagpasahan ng mga few chapters before, few chapters after. Mag-aral ka, Bible teacher. At magturo ka. Ituro mo ay salita ng Diyos. Huwag kang kumuha ng mga ideas sa labas. Mula sa Word of God, aangat yan, lulutang yan. Pakakita ka naman ideas na alam sa Bible. Alam niyo po, natutuwa ako sa PSQ. Yan sila, Canation. Nagugulat sila na minsan may mga problema ng buhay nila na nakasulat mismo sa Bible. Eksakto-eksakto, ang aling pinagdadaan nila, yun mismo yung nabasa nila. And in fact, yan ang mangyayari pag ikaw po ay nag-aaral ng Biblia. Sunod po, malapit na po ako matapos at naamoy mo na rin po yung ulam. Devote yourself to righteousness and humility. Kausap ko ulit dito ang mga leaders mula sa pastors, coordinators, ministry heads, Bible study leaders. Sabi niya dito, I make it my slave so that I will not be disqualified. Mga leader, niyakap mo na yan eh. Inanggap mo na yung panawagan eh. Magseryoso ka na. Nakakalungkot po at hindi po ako manunginig sabihin. Sa Facebook po, kuminsan-minsan, may magme-message sa akin, yung pastor ko sa Pilipinas, ang magme-message sa akin, bastos. Link sa bastos na website. Minsan, may madudulas na pastor, nakakalungkot, nakapag-screen capture ng sexy, na i-post pa sa stories. Sabi ko, Lord, ano ba nangyayari? Mga pastor at mga tagapagturo, niyakap na natin itong tawag na ito eh. Magseryoso na tayo. Nakikinig po ba sa akin yung mga nangangarap ng pastor at magiging pastor at pastor ng Japan? Niyakap na natin ito eh. Seryosohin na natin. Huwag po tayong gagawa ng mga aksyon, mga gawi na kung saan itatitisod ng ating simbahan. Mga pastor, kinakausap ko po kayo. Mahal naman yung miyembro nyo, pero ang lakas, pag nag-aaway nyo ng asawa nyo, parang hindi kayo malaman pala na yan. Mga pastor, tagapagturo, leader ng church, ang hinahon nyo, pagkausap nyo yung mga kapatid, pero pagkausap nyo yung mga anak nyo, parang yung talagun. Mga pastor, tagapagturo, leader ng church, let's make our bodies our slave. Pasunodin natin yung katawan natin. Para hindi po tayo ma-disqualified. Tapusin na natin ang mga balibalita ng mga church na nasira dahil ang mga pastor bumagsak sa kasalanan. Tapusin na natin ang mga kwento ng mga pastor na wala dahil ang away-away mga pastor. Awawa mga membro. Tapusin na po natin ang pagpapagaling ng pagsisikatan, paghahanapan ng butas, mga leader, mga pastor, mga ministry head, mga pag-mustal leader. Tapusin na po natin yan. Itaguyod po natin ang ating simbahan. Itaguyod po natin ang ating iglesia. At hindi po tayo mag-disqualified. Kahit totoo po, babagsak tayo. Pero kung yayakapin natin ang tawag ng Diyos, kaya po natin yan, magagawa po ng Panginoon yan sa buhay natin. Ngayon po ba, palapang po natin ang Panginoon.
Sige po kapag. Kinakausap ko naman yung mga miyembro. Sinabi mo lang Kristiyano ka na eh. Pinamalita mo na, dumadalo sa mga kaibigan mo, every Friday, dumadalo ka sa gawain eh. Ipamuhay mo na. Sabi dito, their actions, they deny him. Pag nasa gawain, Kristiyano, pag nasa labas, makamundo. Sabi dito, they are detestable, nakakainis. Disobedient, hindi masalurin. And unfit for doing anything good. Wala kang maasahan sa ministry. Kung tinawag na natin ang ating mga sariling Kristiyano, ipamuhay na po natin ang pagiging Kristiyano. Ilagay na po natin sa puso natin ang ayaw mananampalataya, mga disipulo ni Kristo, tagasunod ng Panginoon. Tayo po dapat ang makita na masipag sa simbahan. Dapat nakitaan po ang gawain nito na ang bawat manggagawa, mga masisipag. Sino magtataguyod ng gawain ng tagalabas? Sino magtataguyod ng gawain o dadala ng ito ang arkilakay ng Pakistan para magbuhat? Sino magtataguyod ng gawain? Magagawa ng mga tugtugan, hahanap kayo ng mga tagalabas para kumuha nito para sa inyo? Hindi! Tayo po, maging masunurin tayo sa ating mga leader, sa ating mga pastor. Tayo po ay magsipag sa gawain. Tayo po yung laging unang tumarating. Tayo yung huling umaalis sapagkat tinataguyod po natin ang ating gawain. Pangalito, have confidence in your leaders. May tiwala po ba kayo sa mga leaders mo? Ang hila, parang katatlo lang ha. Yung tatlo na bayaran pa. May tiwala po ba kayo sa leaders mo? Listen very well. There are people who are called. Tinawag. There are people who are gifted. Some are trained and commissioned. Pero ang leaders, kino-confirm ng church. Kung si Pastor Louie, binigyan siya ng otoridad ng Panginoon na nang sa kanyang pag-alis, magko-commission siya ng leader at sa wisdom na binigay ng Panginoon sa kanya, ang itinilaga niya ay dalawang kapatid, tatlong kapatid. Sino man sa kanila, irespeto niyo. Igalang niyo yung kinonfirm ng inyong mga leader. Huwag niyong questionin, huwag niyong sadagin, huwag niyong pagkain. Dahil ang pinabangga niyo ay Diyos. Hindi niyo binabangga ang isisip Pastor Louie. Hindi niyo binabangga ang kapatid. Ang binabangga niyo ang Panginoon. Dahil ang Panginoon, binigyan ng otoridad ang Pastor Louie. At sa wisdom na binigay ng Panginoon kay Pastor Louie, sa kanya nakita niya na ang kapatid na ito ay confirmed na magiging leader ng simbahan ito, igalang niyo. Respetuhin niyo at sundin niyo. Huwag niyong taan-taanan. Huwag niyong hindi pinamansin. Batiin niyo. Kamusta po, kuya? Kamusta po, pastor? Kamusta po, elder? Huwag niyo pong baliwalain ang kanilang mga salita. Hayaan mo lang yun. Hayaan mo lang yun. Huwag niyo pong ginagawang biro-biro ang kapatid na tinawag ng Panginoon, kinumpirmang maging leader niyo. Sa church po, walang eleksyon. Sa church po, walang unanimous decision. Sa church po, walang majority wins. Dahil ang leader ay tinatawag ng Diyos. At ang tinatawag ng Diyos, tumatayo sa kapangyarihan at otoridad ng Diyos. At pag siya po ay nag-lead, at sinabi ng isang kapatid na ito, ay dapat maging leader din. Igalang po ninyo. Kaya nga po sa Bible nakasulat, be careful in the laying on of hands so that you will not share in the sins of others. Pag ako, kung handa si Pastor Louie, iningatan niya ang sarili niya, pinili niya yung pinakatama at maingat niyang pinili at nilihan sa mga magiging leader, igalang po yun. Igalang po ninyo. Dahil po, sabi po dito, submit to their authority dahil they keep watch over you as those who will give account. Kuya at kapatid, ikaw na leader ng simbahan na ito. Piyakap-piyakap po ito ha, kala mo madali ha, dito madali. Hindi madali maging leader ng simbahan dahil mananagot ka sa Diyos. At kagalaan mo rin at dapat maging proud ka pag sila'y lumago at magamit sa gawain dahil ginamit ka ng Diyos. Pareho yan, parehong timbang yan. Meron kang responsibilidad sa kanila pero kagalaan mo yan
pag sila ay nagpatuloy sa Panginoon. Kaya pagsikapan mo, kapatid, na mahalin, alagayin, pakainin ang iyong mga tinutupahan. Kayo ng mga nasa ilalim ng mga leader na ito, do this so that their world will be a joy. Tiyakin ninyo na ang mga kapatid na naglilid sa ito, matutuwa sa iyong paglilipon. Dahil pag sila daw po ay nag-aangan, hindi sila nabigatan, ito po ay magiging blessing sa inyo. Why? Example, pag si kapatid, magpipreach siya, pero siya rin yung magta-transport, siya rin yung magluluto, siya rin po yung mag-aayos sa mga electronics, ay naku, maniwala po kayo sa akin, ako nga po kanina nakaupo, sabi ko sa anak ng bunso, alam, pag-pray mo nga ako, nanginginig ako sa takot. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Dahil kami pong nagtuturo, kami po ay humihingi lang ng gabay ng Diyos, hindi namin alam talaga ang sasabihin namin, maliban na tulungan kami ng Diyos, hindi namin alam ang aming sasabihin. Kami po'y nangangatog sa takot tuwing tatayo po kami sa pulpito ng Diyos. At kung pag-aagaan ninyo po ang buhay namin na pagdating namin, maayos na po yung PowerPoint, maayos na po yung tungtugan, maayos na po. E di ang buong puso po namin, inihahanda namin para pag kami po nagturo, napakasarap ng aming pong bibitawa sa salita ng Diyos. Tulungan po ninyo ang inyong pong mga tagapagturo ng salita ng Diyos. That is why, when the first apostles was became very busy feeding the thousands of people who became part of the church, ang ginawa niya, nag-raise siya ng itong diakono. He raised 7 deacons. Kakatlong tanong sa mga leader, meron po ba kayong deacons? Ang deacons po ay mga tao na meron po katatagan ng Panginoon, pananampalataya, at higit sa lahat kasipagan. Italagan niyo rin po sila, itaas niyo sila na magiging katuwang niyo para kumuha ng mga administratibo at yung mga criminal task. Para kayong mga tagapagturo, ang inyong kumpung focus ay ang salita ng Diyos at panalangin. Buya at ate, kung ikaw po ay leader ng simbahan ito, hindi ka nagkakasala kung ang puso mo inihanda mo sa preaching at hindi ka makakapagbuhat, hindi ka nagkakasala nun. Dahil sa oras na yon, ang inyong paglilingkod ay maihanda ang salita ng Diyos, hindi ka nagkakasala. Pero kung ikaw ay isang kapatid na ang trabaho mo'y tumulong, masahayos ang lahat, at hindi mo ginawa, at dahil nakita mo yung pastor mo, pastor mo, kaupo-upo lang. Hindi, mali na yung kapatid. Tulungan mo ang mong leader, sapagkat mahirap po mag-prepare ng salita. Sa kauli-ulihan po, kanina pa ako kauli-ulihan talaga, nahalata na ako ng mga kapatid. Apat na paraan para po tayo ma-restore, redevote ourselves to church fellowship, redevote self to praying and fasting, redevote to Bible study, redevote self to righteousness and humility. Sige po, closing na po. Wala naman akong sinabing bago. Wala naman po akong dinagdag na high five meeting na katuruan. Maaaring narinig din ito, paulit-ulit na nga. Pero tandaan niyo po, ang paalala ay gamot sa nakakalimot at ang babala ay sagot sa mga pagbabaliwala. Gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid na ang kaparaan ng Panginoon ay paalala sa ating mga bagay nito. In conclusion, ang pangako ng Diyos, the Lord your God is with you, the mighty warrior who saves. He will take great delight in you. In His love, He will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing. Kung ngayon, ikaw ay stagnant at ikaw ay malamig sa Panginoon, if you change your lives, ito ang verse para sa iyo. Lahat tayo ay dumadaan sa panahon ng plato at minsan sumasalsal pa ang ating pananampalataya. Hindi ito ang kalooban ng Diyos pa sa iglesia at sa kristyano. Huwag na natin hintayin ang pagdating ng Panginoon dahil maaaring huli na at wala ng panahon para mapagsisi at mapagpagpag. Pagkos, ngayon ang araw ng Diyos upang makita ang ating kasalanan at ang pagpapa sa Kanya. Minsan pa, ialay natin ang ating buhay sa ating Panginoon Jesus Cristo. Palakpan po natin ang Panginoon. Marami po natin yung ang ating mga ulo, tayo po bumigit sa mandaling sa Panginoon. I want to take this moment, I will have a two kind of challenge in prayer. The first one ay para sa kapatid na kung saan nakita mo, nasa langin mo sa salita ng Diyos, na ikaw ay nakaharanas ng pagiging stagnant at complacent. Nakita mo sa sarili mo na nalayo ko na sa disenyo ng Diyos sa pagiging isang masipag, masigla, buhay na mananampalataya na tumutulong para maitaguyod ang simbahan na ito. Kung ikaw ang kapatid na ito, para sa iyo ang unang hamon.
ang ikalawa namang hamon ay para sa kapatid na nadarama mo noon pa sa puso mo na gusto mong tumulong sa gawain. Gusto mong maging bahagi ng pagtaguyod ng gawain. Ngunit sa oras na ito natatakot ka, marami kang kahinaan, marami kang mga pagkukulang, pero gusto mo sa araw na ito, this is the great day of the Lord, to recommit yourself. Hanapin mo sa Panginoon kung paano ka makakapagtugtog sa Kanya. Sa unang hamon, sa mga kapatid na nakakaduma ng kanilang panghihina at kanilang istatkan sa Panginoon, maging totoo ka lang, kapatid. Hindi kita patatayuin, bakos habang ang lahat ay nakapikit, hingin ko itaas mo yung kamay sa bilang na tatlo at ipapanalangin kita. Huwag ka magalala, wala ka patingin sa'yo. Personal mong aminin sa harapan ng Diyos na ikaw ay standard, ikaw ay naging complacent at gusto mong magsisi at magbago sa Panginoon. Kung ikaw ito, kapatid, sa nalaman ng hamon nito, sa pagbilang mo ng tatlo, taas mo lang yung kamay, taas mo lang yung mataas, huwag mo ibababa, ipapanalangin kita. Taas mo yung kamay, kapatid, sa bilang na isa, dalawa, salamat sa mga kamay niyan. Manatili lang po nakataas, kapatid. Ay, kung mananalangin. Ama namin Diyos ng buhay, ako po ang God ay humihingi ng iyong kapangyarihan, O Diyos. I cannot change lives, God. I can only speak the word of God, O Lord. You are the one who changes people. Kaya Lord, nakita mo po ang pagpapakumbabang ng mga kapatid. In spite ng shame and embarrassment, O Lord, but they say to themselves, I am that person. I am Sitana. I've been complacent. And I want to change because of the word of God. Kaya Lord, oh come, Holy Spirit, please touch them, O God. Today is the day, O Lord, Panginoon, na itukubin nila ang buhay nila to read the book, to church fellowship, to Bible study, to prayer and fasting, and even to righteousness and humility, O God. Today, mapaguhin nila ang kanilang buhay, O God. At Lord, dinatas ko sila sa inyo, protect them from the wiles of the enemy, upang wala pong maagaw na salita ng Diyos na naitalim sa kanilang puso. Himpuhin ko sila at ayusin, abutin sa oras na ito. This is our prayer. Papapang natin natin ang mga Diyos. At itong ikalawang hamon, I need these people to stand up. Ikaw, kapatid, you feel in your heart, long time, you want to serve God. Gusto mo maglingkod sa Panginoon pero hindi mo alam kung paano. Or maybe may idea ka kung paano ka makakapaglingkod pero wala ka pang opportunity sa ngayon. I want you right now at the count of three to stand up where you are and I will pray for you. At hihingin ko sa Panginoon ang anointing ng Panginoon na ibuo sa iyo upang gamitin ka niya. Magbukas ng oportunidad ng Diyos sa iyo at mula sa araw na ito, ikaw ay maging isang tapat na lingkod ng Diyos. Kung ikaw kapatid ay nais maglingkod sa Panginoon, kahit na nakapagtaas ka ng kamay kanina, kahit na dumadaan ka sa stagnation, pero today you want to serve the Lord, I want you to stand up at the count of three. Starting right now. 1, 2, and 3. Kumahiya. Ito po yung sa Panginoon. Ito po yung hindi sa atin. Oh God, Lord, you see these men, you see these women, oh God. Lord, alam ko po, in their hearts, nagsasawa po sila, oh God, na hindi mo makapagbigay na magandang paglilingkuran, Panginoon, dahil sa maraming kadahilanan. But Lord, today is the day of the Lord, oh God. Please, oh Lord, honor their courage, oh God. Honor their faith, oh God, Lord, that today as they devote themselves again to you, as they surrender, O Lord, ang kanilang mga kainan, pagpukulang, pagpapalabis ang kasalanan, magsisimula ka muli sa kanilang buhay. At ito po ang simula ng mga pangyari at pagkilos mo, Panginoon. They will see changes in their lifestyles, O God. They will see changes in their words, O God. They will see changes in their relationships, O God. And this is the day that you will start to use them. You will open opportunities. Yung mga walang kakayahan ay bibigyan mo. Sila po ay magiging mahusay sa kanilang larangan. At mula sa araw na ito, sila po ang gagamitin mo, Panginoon, upang itaguyod ang iglesia ng ito, Panginoon. I entrust them to you. I commit them to you. I anoint them in the name of Jesus. Use them mightily right now in
the mighty name of Jesus by the power of the Holy Spirit. Amen, amen. Sabay-sabay po tayo tumayo. Let's go to prayer. Heavenly Father of God, salamat po sa araw na ito na ako po ay binigyan ng oportunidad ko makapagturo. Nabahagi ko po, Panginoon of God, ang aking kampanin. Gawin niyo po ang aking kampanin ng Diyos na bumago at huyo po ng buhay, Panginoon. Ikaw lang po ang kaya magbago ng aming buhay, Diyos. Kunin sa kapangyarihan ng iyong salita at kapangyarihan ng Santo Espiritu, itinatalaga ko po ang bawat kapatid na nagbukas ng kanilang pandinig, na nadinigising at nakikinig ko, Diyos. At nawa ko, ang mga salitang ito ay tumibo sa magandang parte ng kanilang mga puso, Diyos. At ito po ay lalago sa iyong tamang panahon. At ito po ay magpungkungan ng malaki at maging pagpapala sa maraming tao at maging kaluwalhatian sa iyo, God. Ito po ang kasama ng panalangin sa matamis ng pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen! At thank you sa mga pangalangin.